Sana may GoPro. May nang mahal kasi GoPro eh. So, mahal talaga. So mga boss, magbabaklasin natin yung compressor ng truck na to. Papalitan natin. Dahil sira. Ano nga yan, may mag-comment na naman na wala kang ginawa dyan. Kaya, pakita na natin na ginawa natin. Para wala na mag-comment na wala tayong ginawa. Compressor. Ha? Ha? Battery replacement. Oh, battery replacement. Bukod yung Gio ng ano, tal? Nang? Ng battery. Oh, dalawa Gio gawin ko? Oo. Babaklasin natin yung compressor niya. Dahil sira to, sira. Mamaya, pakita ko sa inyo kung bakit sira. Puro hangin. I won't forget. So unahin natin yung adjuster. Sinaw, no? So importante na makita yung compressor. Masikip. One zero.
Oh, tornillo pa naman ng mga ano, puro anib. Puro kwan? Anong alin? Mga 15, 13, 16. Pwede suot ko pa nga. 21. 23 pa nga eh. Bibihira lang. Merong 20 pa eh. Oo. China ng mga tornilyo. Merong 20. Para lang masabing meron silang sariling tornilyo. Bulok naman. Ang higpit. Lustrid agad. Ikot na, madaling ikutin. Madaling ikutin. So yung kabila tol? Sa kaputan na higpit. Naikot mo siya pero mahigpit. Mahigpit yan. So yan yung, ito yung sign na loss compression yung compressor nyo. Yan, yan ganyan mag-test. Kahit nakakabit pa yun doon, pag inikot nyo, ganyan yung ikot nyan. Ibig sabihin yan ay loss compression na. Huwag na kayong magpakarga ng preyon kasi pag kinargaan to ng preyon, wala, hindi pa rin lalamig. Yung kinargan natin, sayang, no? Sasayang na yung preyo nyo pagka kinargan. So, wag na natin patagalin to. Kakabit na natin tong bago. Ayan nga pala. Yan, matindi talaga yung China. Ayan yung China truck pa rin, si Tom. Ilang taon pa nga lang yung truck na to? Ano pa lang sa akin yan? One year, 3 months. 1 year and 3 months, so bumibigay na yung compressor. Bago yan nung binigay sa akin, bagong bago. Isuso, yung Isuzu, 7 years na eh. Okay pa. Ganda pa rin yung ano eh, compressor eh. So ito eh, kapakabit na natin to. Ito, made in, ano pa rin to, China. Kaya iiwan ko lang kung gaano, katagal to. Ang hirap nito, baka may COVID. Oh, yun nga lang, kakabit na natin yan dito. Ayan. So, pag nagbaklas niyan, apat na tornilyo lang. Tsaka yung adjuster niya. Ito yung apat. Tay, kabit na natin. Ito yung cut-cut. Puro burikat. Wala tayong cut-cut at baka magalit na naman yung mga basher natin o ano. Sabihin, wala na naman tayong ginawa. Maloko na. Wala ka namang ginawa dyan eh. Nag-side-side-seeing lang daw. Tatakbo ba yan kung walang ginawa? Yeah. Mahirap sa mga ano, masikipan. Pagalingan na lang ng himas. Ay, himasos. Yoy, ano yun? Yung bata, yun ah. Pagalingan ng kapa pala.
So okay na. So, mga boss, okay na. Ay kakabit na lang natin yung kanyang tube. Kakabit ko na lang. May problema tayo, boy. Ito hindi pasok. Hindi pasok. Malaki ito. Grabe talaga to. Hindi rin pasok. Ito pasok yung isa. Yung isa hindi. Malma. Hanip talaga. Tsaka yung turnilyuhan niya oh. Nako. Masamang ano ito. So, gagawin natin ay yung quit nito. Tatanggalin natin. Ito. Yung pit nito. Tatanggalin natin. Saka siya. Itong takip na to ay yung ikabit natin dun. Sablay tol? Ha? Sablay. Malaki yung butas nito. Yung bago maliit. Talaga naman. Shout out talaga sa China talaga. Parehas na parehas, kaso lang yung butas. Hindi pwedeng buksan yan. Hindi, tatanggalin yung pit. Yung pit? Oo nga no. Yan ang maliit. Maliit yung butas. Ito, tanggalin na natin ito mga boss. Sana magtugma yung turnilyuhan niya. Tara, tirayin na natin yan. Napalitan na natin ng kanyang pit. Ano? Luma yan, yung sa luma niya doon. Dahil may diferensya. Itong bago niya. Maliit yung butas. Hindi pasok yung tube. Ano? Hindi pasok ito. Kaya yung ginawa ko ay yung puwet ng luma ay sinalpa ko dito. So goods naman. Dahil 5 ano din, 5 stud din o 5 tornilyo din. Ayan. So ngayon ibabalik na natin to. So bago ko ibalik ay kakargan ko muna ng langis na 134A. Okay. Kanya-kanya ang discard ito. Pwede mo ito ikarga sa evaporator. Pwede rin dito sa compressor. Kaso lang yung compressor niya ay nakatagilid. Kaya hindi ko makakarga sa compressor. May mag-comment na naman dyan, Tol. Bahala sa dyan mag-comment ah. Sabihin na lang, daw pinahigop. Comment ka dyan na ano, dapat pinahigop ko. Okay. Pasok kita sa compressor. Papasok kita dito sa compressor talaga. Tol, pabot nga ako tol. Ay, dito na. Ay. So ngayon, sasalpak na natin. Salpak natin at pumatapon. Sayang.
rito. Yung mga nagbibinta ng preyon, marunong din makiramdam? Marunong din makiramdam. Yung mga nagbibinta ng preyon, napansin nila na mabenta yung ano, dahil maulan, daming magpapagawa ng... Tataasan nila presyo minsan? Aircon? Ah, taas. Tumaas yung preyon? Merienda muna tol? Oh, narinig niya yan? Ha? Merienda daw muna. Merienda muna, abang malanig. Ano, may merienda po tayo. Ayaw mo, tapong ko to. Oh, saktong higpit lang. Oh, siyempre, punas-punas tayo para sabihin, tikas. Itawa ang lagnat. Ah. Okay na. So ngayon, proceed tayo sa pagkarga ng preyon. Papakita ko tayo kung paano magkarga ng preyon para makita nyo na ako talagang kumakarga. Problema mo. Tayo mga boss, magkakarga natin ng preyon. Kita na yung mga problema sa ulo ba? Puti nga, tinatabunan ko na. Nakikita ko masyado yung stress sa ulo. So ngayon i-explain ko bakit hindi ko muna pinandar, kinarga ko muna ng preyon. Dahil yung compressor natin, pagka walang preyon, pagka on mo ng switch sa aircon ay hindi ikot yung compressor. Kaya yung ginawa natin, karga muna natin ng preyon bago natin pandarin. So ayun, kinarga na natin, pandarin na natin. Ayun, i-explain ko na ha. Baka mag-comment pa dyan, talaga naman. Nangihina tuloy ako mag-cat. Andar, andar. So, saka na lang natin pa dagdagan ng preyon pagka makita natin kulang pa. Nakita ko na umiikot. So yan, nakita nyo? Yan. Diba? Pagkaunang aircon, umiikot siya agad yung clutch niya. Yan, yan, yan. Yan, umiikot agad yung clutch niya kasi may preyon na siya. Kung wala yung preyon, pagkaun mo ng aircon,
hindi yan iikot yung clutch niyan. Kaya yung ginawa natin ganun. Technique natin yun. Kung ano may technique ng iba, o sa kanila na yun. Saka tayo ngayon magdagdag ng preyon kasi kulang ngayon. Dagdag tayo. Nandun yung driver sa taas, nagsinyas na siyang approve, malamig na daw. Kaya merienda na tayo dahil napalamig na natin. Natapos na natin ang karga ng preyon. So walang duda. Bubotol sa lamig. Tubig sa lamig. So, ayan yung mukha niya. Gusto niyo makita. Ayun na oh. Ayun, nagpalamig na yung isang bata ko doon oh. Sobrang lamig, ainsan. Sarap na natulog niyan, mami. Shout out kay Tol, pa bro. Ayun oh, busy sa vlog niya oh. Okay na? Okay na mga boss. Napakita ko na kung paano natin pinalitan, paano natin binaklas, paano natin dinispantil tong kulukoy na to at mali yung napadala na puwet. So okay. Yan, sa nakapanood ng video na to, pa-comment naman kung taga saan kayo. At para malaman natin kung saan aabot yung mga video natin. And God bless sa inyong lahat.